guwapo at malaki ang katawan. Hindi lang dalawang isip, maraming isip. Ang ganitong klase ng malakas na datingan nung ipinapangarap lamang makamit ng dating aktres na si Jessie Corcuera. Kahit ano, kung kakayanin. Ngayon, malayo na ang kanyang nararating para makamta ng pagbabagong inaasam. So, sa mga hindi nakakilala sa akin noon, ito yung itsura ko 10 years ago. Starstruck survivor Jessie Corcuera. Una siyang nakilala nang sumali siya sa season 4 ng Starstruck, dating reality talent search ng GMA. First time po kasi, sobrang kabado. Nung time na yon, you already knew that you were a trans man. Actually, hindi pa po yung miskare. Kasi super bata pa ako noon. 15 lang ako nung sumali ako sa Starstruck. And hindi ko pa din ma-figure out masyado kung ano talaga yung identity ko. Pero mas nangingibabo yung alam kong parang mas komportable ako na yung suot ko, panlalaki. Mas na-attract ako sa mga babae compare sa lalaki. Pero bata pa lang daw, nagsimula na siyang magtanong at magtaka tungkol sa kanyang sexualidad. Ano yung pakiramdam nung bata ka na parang, hindi ako girl? Weird! May question sa utak mo na bakit ganun yung nakikita mo? Iba dun sa nararamdaman mo. Sinabi mo ba sa parents mo yung mga ganitong pakiramdam? Actually, hindi po eh. Para... yung babae ka? Opo, parang ang thinking niya, mapabarkada ako sa mga babae kasi nakikita niya mas close ako sa mga lalaki. Hanggang sa, syempre, wala naman pong magulang na ano, kahit anong gusto ng anak, nandun pa rin yung suporta. Pag pinahanap ka ng partner, sino ang una mong gustong makakissing? Si Mark Geras o si Jenilyn Mercado? Pwede po iba. At dahil iba na talaga ang nasa puso ni Jessie, nagpa siya siyang hindi na ituloy ang kanyang showbiz career. Naramdaman mo ba yun na parang wala kang kalayaan na pumili? Parang sinasabihan ka, ito gawin mo, mas maganda ganito gawin mo. So parang nakulong na ako dun sa sitwasyon na hindi ko talaga gusto. Hi guys! Share namin sa inyo, mini home gym na. Ngayon, hindi na sa telebisyon mapapanood si Jessie, kung hindi sa kanyang social media channel bilang isang vlogger. Ito ang nagsisilbing diary ng kanyang lakbay bilang isang trans man. Mingin na advice sa mga expert. Bilang panimula sa kanyang transformation, nag-hormonal replacement therapy si Jessie. Ito yung parang magbibigay sa'yo ng ano, tindig. Ito yung ginagamit kong testosterone. Yung cycle nito, nagdedepende yun sa endocrinologist ko. Chine-check yung testo level namin yearly para malaman kung sobra na ba yung nai-intake namin gamot. Every 2 weeks, once a month. Ano yung una mong ginawa? Ini-inject ka ng testosterone? Apo, yun din po yung mga ginagamit ng mga males na medyo mababa yung testo nila. Ano yung una mong effect? Yun, hindi ka nadadatnan. Panood ko po yung nakaraang Starstruck. The wait is over. Unti-unti nga yung sa boses, ikita mo na agad yung changes kasi bababa talaga yung boses. Tapos yun, facial hair. Pero dahil ko pong pinokorek lalo na sa mga viewers ko sa YouTube, hindi lahat ng nagtitake ng hormones. Mas pare-pareho yung effect. Mas maigi silang magpa-check muna sa endocrinologist para at least ready sila sa kalalabasan ng transition nila. Dito na ako sa lab ng OR. Isang taon matapos magsimulang mag-transition, hindi makapaniwala si Jessie nang may magtulak sa kanya na gawin ang matagal na niyang inaasam. Ngayon ko pala makikita yung ano, ginangasahan ni Doc. Nag-start po kasi mag-transition 2012. 1 year after nun, yun na in-offer na sa akin ng mama ko na patanggal na lang natin yung Jessie. Siyempre, green up ko agad yung opportunity ko, no? Nagulat ka ba na yung mama mo ang nag-offer? Oo po, totoo pala na ito na yung mama ko. Ganun na kalalim yung pagsuporta sa gusto kong mangyari sa buhay ko. At first, hindi ko kasi talaga matanggap kasi nung bata siya, napakaganda po yung talagang bata eh. Pero later on, natutunan ko na rin kasi wala naman pong ibang tatanggap sa kanya kundi ako na magulang po niya. Kung iniipit yung top niya, parang ako po yung nahihirapan. Sabi ko, sige, kung pwede naman palang tanggalin, supportahan ko na lang po siya. Laging lang po ako nandito. Basta hindi po siya mapapahamak, hindi po siya
kasama sa katawan niya, supportan ko po siya. Okay. Nakikita niyo na rin yung outcome. Yung nag-viral na video mo sa YouTube is about your transition from being biologically female to female to male. Kinakabahan ka ba? Hindi naman. Excited na ako gumising mamaya. Mula noon, naging regular content na ni Jessie sa kanyang vlog ang kanyang transformation. At sa kanyang huling vlog, ipinakita niya ang pinakahuling operasyon na ginawa sa kanyang katawan. Ito ang ikalimang surgery ni Jessie simula noong 2013. Ay, bakit lima? Dahil medyo pinalad ako, medyo malaki yung chest ko. Kaya masyadong mahaba yung journey ko para sa top surgery. Like almost 8 years po in the making. And nung finally na-complete. Yun, parang naisip ko nga po nung pangalawa, pangatlo, sabi ko, hindi ko kailangan ikaya yung mga peklat na yun kasi nandun yung story ng buhay ko eh. Kumbaga, it's a stage in your life. Ayaw mong burahin yung stage na yun. Memory na yun. Ngayong araw, sasamahan namin siya sa kanyang follow-up check-up isang linggo matapos ang kanyang pinakahuling operasyon. Sometimes double incision is better option. Parang ngayon, flat na flat talaga, and you end up with a male chest. Halos kalahating milyong piso na raw ang nagagastos ni Jessie para tuluyan niyang matransform ang kanyang katawan sa ninanais niyang itsura at forma nito. Pero higit pa raw sa pera ang kailangan niyang ihanda para sa mga pagbabagong hinarap. Hindi ka ba natakot na mag-transition? Natakot, pero mas nangingibabaw talaga yung excitement ko talaga na makita ko yung changes and na mababawasan talaga yung discrimination once na mag-transition na ako. What do you tell people? Yung sabi nila, makasalanan. Makasalanan, hindi mo dapat kasi, na minumutilate or pinapakialaman ano yung... Kung ano yung pinigyan ng Diyos. Oo, that you were born with. Hindi talaga ako affected po eh. Kasi mas nalulungkot ako para sa kanila. And alam na ni Lord po yun kung hiningi ko na rin naman ng tawad yun sa kanila. And para sa akin, hindi po kasalanan na piliin kong mas maging masaya para sa sarili ko. May ipapagawa ka pa ba or wala na? Plano ko rin po talaga mapapalitan yung pangalan ko. So, bago ko magawa yun, kailangan ko talaga is fully transition na ako, pati sa baba. Ang problema po, wala kasi nandito sa Philippines. And hindi din ganun kadali yung financial, ano. Medyo mas mataas yung ano, cost po nung sa bottom surgery. How's your experience maging nurse? Okay lang. Kung kayo ang itinadhana para sa isa't isa, hanggang sa huli, kayo pa rin ang magsasama. Ganyan ang paniniwala ni Jessie, kaya naman ang kanyang puppy love noon, aba, tatlong taon na niyang kasintahan at partner ngayon. Tahan-tahan, anong gusto mo? Ang kaagapay ni Jessie sa kanyang transformation, ang kanyang childhood sweetheart na si Camille. Ano yung pinakamahirap na challenge na pinagdaanan mo being the girlfriend or the partner of a trans man? Wala naman. Pero siguro yung challenges na mahirap na pinagdaanan namin is, yun nga, yung matanggap ng family. Yun naman talaga eh. Ako naman, regardless kung trans man siya or nag-transition siya or hindi, tanggap ko naman talaga siya. Madami. Pero sabi ko nga sa kanya, ano mo yung challenges? Siyempre, kung haharapin namin yung kasama siya, mas okay. Masaya pa din. Ganun. A love overcomes everything. Yeah. Diba? Aminin man natin o hindi, hindi pa lubusang tanggap ng ating lipunan ang mga transgender. Lalo pa ang pagtatransisyon o pagbabago ng anyo para ibahin ang kasarian. Pero para kay Jessie, sapat na raw na tinanggap siya ng buong-buo ng kanyang mga mahal sa buhay. Pero sana, dumating din daw ang panahon na tuluyan na silang matatanggap ng lipunan. Magkaroon ng respeto sa mga tulad nila, na ang tanging hangad lang naman ay mabuhay ng masaya at malaya. Ako po si Cara David, kasama sa Iisang Brigada.